Batok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Batok! Lahat ng the best, pasok! Batok! Magandang tanghali kagapay. Ako po sila mo Rainier, kayo nakatutok na sa Batok dito sa FEBC Radio TV. Sabado ng tanghali na naman ngayon at excited na naman tayo matunghayan ang ating kababayan na nagnenegosyo. Okay po, so tuloy-tuloy tayo napapakinggan. 702 DJ SAM Band. Pwede rin tayo matunghayan Facebook Live Worldwide. Sa, pwede rin sa YouTube channel, pwede rin sa Instagram or IG. So maganda po niya na bisitahin nyo rin para malaman nyo tungkol sa FEBC. Ay dahil tayo Far East Broadcasting Company Philippines, so pwede kayong tumingin sa febc.ph. Pag-aralan mabuti ang ating website, ilang impormasyon dyan. And also, you may click donate now. Pag ginawa po niyan, lalo na during office hours, ay kapag Monday to Friday, mas maganda no? Para ma-assist kayo ng CCRD ng FEBC. At excited na naman tayo ngayon tanghali. May makakausap naman tayo isang negosyante na merong patok na negosyo. Magandang tanghali, Sir Celito Samaniego. Magandang tanghali po, Sir Lemuel. Lito sa Maniego po ako rito sa Batangas. Ayun. Salamat po sa inyong availability to share kung kamusta ang inyong patok na negosyo. So, ano po ang pangalan ng inyong business sa mga nakikinig ngayon ano, para malaman po nila? Ang aking pong negosyo ay isang uri ng bake shop. Ito po ay ang Samuelito's Baked Goods dito po sa Nasugbo, Batangas. Ayun. Kayo ba ay nasa lahi ng mga bake shop business o bakery o kayo ang nauna sa industriya na ito? Sa kami pong magkakapatid dati, nagtayo nga po ng maliit na bake shop sa Santa Mesa noong mga college days namin. Yun, doon po nagsimula. And then ako na po yung nag-continue ng ano, ng ganong uri ng negosyo. Ayun, at kayo ay nakabase sa Batangas, ano, sa kasalukuyan. Okay, so apo, ayan, apo. Tuloy-tuloy po tayo dyan. Ano? So if you don't mind, sir, ano ba mas gusto nyo itawag natin sa inyo? O si Lito, Lito? Lito na lang po, Sir Lemuel, Lito. Sa okay Manigo. Po, Lito. Sir Lito, no? Salamat po sa inyo. Apo. No? At Sir Lito, ano bang inaral po ninyo nung kayo estudyante pa? Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Commerce sa Arellano University. Yun ang aking pong pinagtapos ang kurso. And then, dito naman po, ako'y naging panadero naman ako ngayon. Mm-hmm. Ayan, at interesting, ano? Pero at least yung commerce na yan, di ba? Basically, ay medyo opo. Alam natin yan na may tamang panahon yan. Sabi nga nila, dated, ano? Pag sinabing commerce, may mga ilang years ago na yan, ano? Alam natin, ako naintindihan ko rin yan. Pag sinabing BS, commerce, ano? Kasi ngayon medyo entrepreneurship, iba-iba na po ang pangalan no po, Sir Lito. I'm sure ayan ano, lalo sa millennials. Ang tawag. Opo, nag-iba ng tawag. Pero basically ganun pa rin naman niya, it's about business. So, ang nakakatuwa lang diyan talagang inaral pala ninyo. Sino ba ang nagsabi po sa inyo na pag-aralan itong commerce noong bata pa kayo? Actually, dahil lang father ko, sabi niya sa amin, kami mas maganda magnegosyo kami, magkaroon kami ng negosyo pagdating ng panahon. Kaya naman natanim na rin sa isipan ko na siguro related yung kurso ngayon para sa pagninegosyo. Kaya siya na rin ang aking ano, kinuhang kurso ng mga panahong yun. Okay, pero interesting yan kasi alam naman natin na marami ang yung mga may panaderya at na mga tumatagal na negosyo yan. Ano? So, eto bang Apo. Business ninyo, paano nyo ba ito inisip kahit na nung mas bata pa kayo, kasama nyo ang mga kakilala nyo? At kapatid, ganyan, at kayo nag-focus na rito. Pero anong iniisip nyo, bakit nyo tinuloy itong bake shop business? Noon nga pong panahon nung aming, after ng college namin, nakapagtapos na kami magkakapatid, meron kami maliit na nakuhang pwesto sir sa, ano, sa Santa Mesa, Manila, na malapit sa aming boarding house. Then, para naisip namin, sige, magtayo tayo ng bakery. Yung typical na bakery, Sir Lemuel, pandekoko, Spanish bread, mga pandesalan, mga 2 pesos, 1 peso, mga panahon yon. Kaya nagtayo nga ako noon na isipan namin dahil maganda yung lugar para parang tugma para sa isang bake shop. Kaya doon namin nilagay yung aming maliit na bakery. Ayun. Ayun, sino ba ang target market niyon? Kasi estudyante kayo noon, saka bagong tapos ano? So maraming estudyante ba doon sa paligid? Sir, Sir Lemuel. Maraming estudyante sa paligid nung time na nag-negosyo kayo sa Maynila?
Nung panahon po yun, ang lugar na yun ay talagang residential. Mix nga lang po nga yung crowd. Meron pong matastas na uri ng ano ng crowd, and then meron din po namang nasa medyo ano, nasa segundang estado ng buhay. Kaya mix din yung crowd. Kaya sabi namin, dahil walang bakery nga sa lugar, so yun ang tinayo naming negosyo. Ayun. Okay po. So, pero nung bago inumpisan, siyempre nag-observe kayo, nag-aral ng paligid, tingnan yung interest ninyo. Pero nagdagdag aral pa ba kayo? Nagdagdag research kayo bago nyo inumpisan yung bakery? Nung nag-exist na Sir Lemuel, yung bakery, meron naman, nagkataon naman na yung may-ari ng aming inuupahang apartment, eh isang retired HE teacher nung araw. Okay. Ngayon, mahusay siya sa baking, kaya every time na meron siya mga pa-order ng mga cakes, tinatawag niya ako para magpatulong din, and at the same time, makapagturo din siya sa akin ng mga iba-ibang techniques, ng mga iba-ibang mga tips para sa magandang paraan ng pagbibake. Kaya yun, nakatulong din yun para ma-upgrade yung ano, ma-upgrade yung products namin. Okay, so ang nakakatuwa dyan ay willing kayo, no? Kasi normally, iba ang gagawin. Pero kayo, eh, mukhang nalinya kayo dyan, ha? Sa pagbibake, pag-assist, ano? Nagtuloy ba kayo sa pag-aral niyan, yung culinary or sa baking na studies, gano'n? Nung panahon yun, Sir Limwell, yung TLRC, nung mga panahon yun, nagbibigay sila ng mga pa-seminars. Oo. Ay di, yung ginagawa ko, umaattend ako ng mga seminars para madagdagan din nga yung ano, yung kaalaman pa. Yes. Ayun. Kaya natuto pa ako ng ibang mga kamaraan ng pagbibake. Ayun, marami na ngayon ang mga seminar, no, na related dyan. Nung araw talaga, sikat yan, TLRC. Ayan, ano, tapos ngayon may mga TESDA na iba't ibang uri ng livelihood training. Marami na ngayon, marami ng paraan. Yes, sa kasalukuyan. Okay po, so diretso po tayo dito, Samuelito's Baked Goods. Okay, so kayo ay Jose Lito, ito Samuelito. Paano po naging final, no? Paano nyo pinili na ito ang pangalan ng business? Kasi Sir Lemuel, ang totoo lang, napansin namin na maraming business, lalo na sa larangan ng pagkain, eh mga pangalan ang ginagamit. Yes. Eh since meron akong anak na isang lalaki na Samuel, naibdikit ko naman yung pangalan ko na Jose Lito, yung Lito, kaya naging Samuelito. Ayun pala yun. Ganun po ang ayun pinagsimula so, ng Sir Lemuel. Mukhang ano, may papasahan ka na, no? At may posibleng pasahan dahil Samuelito's Baked Goods. Okay. Ayan. Sige po, tingnan po natin yung mga patok dito sa Samuelito's Baked Goods. Mukhang meron din kayong ensimada eh. Ano ba itong classic ensimada, Sir Lito? Ito po yung isa naming kinikilalang produkto dito sa amin sa Samuelito's. Ang ensimada, classic namin. Ito yung special namin na ensaymada na kung saan ito ay sinasabi ng marami na ito raw ay malambot, cheesy, fluffy, na masarap kainin, masarap daw nguyain. Kaya naman, siya yung naging pangunahin naming nabibentang product dito sa amin. Bagamat meron pa rin kami mga iba-ibang mga produkto, kagaya nga ng cheese muffins, pastel, na kung saan yung pastel ay merong ube, at meron din siyang dulce de leche na flavor. Meron din kami pianono. Ayun. At marami pa iba mga product pa na nagagawa ng Samuelito's. Okay, so classic ano, siyempre, kumbaga labanan na ng ensimada, maraming ensimada sa Pilipinas eh, no? Sari-saring klase, medyo halos pasak na 'yung iba, maraming laman, para maraming cream. 'Yung iba naman maraming keso, 'yung iba maraming asukal, so kanya-kanya, no? So sa inyo, more ano ba ang classic ensimada po ninyo? Ang aking classic ensaymada, Sir Lemuel, ang kinakatuwa ng mga customers namin, yung daw pag kinagat ay creamy siya. Hindi naman siya yung kaibahan sa ibang ensaymada dahil nga buttered lang siya, tapos may sugar, may cheese. Yes, ganong kasimple ano. Pero yung ang hinabol ng, ang hinahanap ng mga customers doon ay yung pagkalambot niya, yung pagiging creamy nga, at yung siguro yung magandang blending ng lahat ng naging ingredients niya, yun din siguro Sir Lemuel ang naging ano. Okay, so meron nila. Kayong Sir Lito, classic na ensimada. Meron pa bang ibang klaseng ensimada? Ibang flavor? Meron din kaming Sir Lemuel na in-upgrade pang ensimada, kagaya nga nung strawberry flavor, na kung saan meron mga fresh, mismong fresh strawberry talaga ang aming ginagawang jam.
na nagbi-blend sa butter and then may toppings na rin siyang jam, strawberry jam. Ayun, yun ang Ayun, okay. isang Kasi semada iba na ube, special no? pa. Ito naman ay strawberry and semada. So, opo, opo. Yung ano, strawberry, sabi niyo fresh ang nagagaling yan, Batangas din yan? Meron kami sir supplier ng mga strawberry coming from ano na frozen naman yon frozen okay. And then kami na yung naggagawa mismo ng jam yung wife ko na siyang katulong ko naman lagi nga sa pag pagma-manage ng bakery at the same time meron din siyang knowledge sa mga paggawa ng cakes at iba-iba pa mga tinapay siya yung gumagawa ng strawberry jam na kung saan yun ang nilalagay namin sa ibabaw ng ano sa toppings ng semada. Okay, nasabi niyo kasama niyo yung wife sa business. Sino pang sinama niyo? Yung bang anak niyo si Samuel? Ay nakakatulong na yan. Mga ilang taon na po ba siya? Si Samuel po, Sir Lemel, 8 years old ah, sa mga panahon okay. ito. Tama-tama, no? Pinapahinog ang business para dito kay Samuel na hopefully ay willing to take on, ano? Ayun, ay di ngayon, kaming isa ngayon, kaming dalawang mag-asawa ang talagang pangunahing laborer ng aming, ng aming bake shop. At meron pa kayong mga assistant na rin. Halimbawa, medyo dumami yung orders. Meron din po kami ilang mga tao na na-train ko na rin dito sa lugar namin na nabigyan ko ng pagkakataon na makasama namin dito sa aming bake shop. Eh, sila yung nakakasama ko at nakakatulong ko para sa production. Okay, so bago natin balikan yung mga patok na product, ano? So sa inyong career, ano po, Sir Lito, no? Into baking na kayo, itong bake shop, ano? Ang negosyo ninyo. So, pero bago 'yan nag-try ba kayo na maging empleyado kasi business ang inaral niyo, no? Commerce eh. Opo, opo. Naku, Sir Lemuel, yun po mga panahon 'yun dahil nga po parang iminulat nga kami ng aming ama, ng aming magulang na makapagnegosyo. Bagamat may mga kapatid ako na nasa mayroon silang maliit na negosyo, meron din at the same time meron din silang mga profession na ginagampanan sa kanilang buhay. Okay. Ako naman, Ayun. Ako naman Kayo yung talaga nalinya mo, na ano, no? talaga. Focus na sa business. Opo, opo. Ako po yung talagang ano, naging hands-on sa larangan ng bakery o ng pagbe-bake. Yes. Ako po okay. yung naging panadero. Yan. At alam naman natin, pag bake shop na yan, yung mga panader yan, may oras yan eh. Medyo madilim pa lang, umpisa na yan eh. dahil ako, kayo hands-on dyan, so anong oras kayo nag-uumpisa na magtrabaho para dyan sa bake shop? Normally, ang aming production, sisimula kami ng mga 6 p.m. Gabi kami ang production namin. Para nga yung freshly bake siya, pagdating ng morning, talagang ika nga fresh na fresh pa yung ano yung product dahil hindi nga po naman kami naglalagay ng mga preservatives talagang daily ang production namin ng mga products na yon. Okay, siyempre no, hands on eh. So kailangan naka-schedule ano at siyempre fresh ang products. Paano ba nyo ginagawa ito? By order ba o parang nauuna na yung paggawa ninyo bago dadating yung orders? Meron po talaga kaming pwesto dito sa amin sa lugar namin sa na nire-rent namin. And then meron din po mga customers na nag-order na ng advance order na. Kaya kasama na rin namin sa production namin yung mga nakapag-order at the same time yung pati yung aming sa display namin sa showroom namin sa dito sa aming sa sentro ng aming lugar. Meron kaming pwesto nga. So doon na rin namin nilalagay yung ibang mga products pa na available daily. Sa pwestong yun. Ayun. Okay. So, ang maganda dyan, may sariling pwesto. Mamaya, titingnan natin naging adjustment nyo dahil tuloy pa rin ang pandemic, ano? Pero balikan natin opo, mga patok opo. Na product. Meron din kayong piano, no, pala, no? So, sa hindi familiar, opo, mga kababayan natin, mga millennial, eh, baka hindi na nila alam yan, o yung Gen Z. Ano ba yung piano, no? Ano ba laman nun? Ang piano, no, Sir Limwell, ay isang uri ng chiffon or... roll, cake Ay, roll. Oo, malambot ano? Opo, malambot siya. And then, ini-slice siya. Pag na-roll na siya, ini-slice siya. Na meron din sa amin naman, nilalagyan namin ng, in-upgrade din namin, nilagyan namin ng filling na dulce de leche, yung, yes. ano, yung okay. mismong roll, oo. Tapos saka ini-slice. Ayun, so yun yung malambot Ayun, sa loob ng cake, ano? Tapos sa piano, no? Kapag yun ni-roll yun pala, tapos may parang palaman, ano? Opo. Ay, yun. Oh, opo, masarap opo, na yun. Ano? Sa mainit na kape, tamang-tama yan. Tamang-tama. Okay. Kapartner nga po ng coffee yun. Oo. Okay, sa Batangas pa naman, may barako madalas eh, no?
Sikat Meron, ang meron din para po ako kaming dyan. paninda rito mga kape. Oo, sa Batangas. Sige po, tingnan natin. Ano pa yung iba, aside from pianono? Meron din po kaming sa larangan po ng bread naman. Meron pa rin po kaming isang bread na kinikilala rin dito sa aming bake shop. Yun po yung pastel. Yun po yung Ah, isang okay. kinilalang tinapay naman sa Cagayan de Oro. Parang yun po Ah, ang origin pastel. niya. Hindi ito yung pasta. Okay, chicken Hindi pastel. po. Hindi ito. Pag sinabi yung pastel, ano ba ang itsura nito? Ma-describe nyo sa nag-i-imagine na listeners and viewers natin. Kung titingnan, wawariin po ninyo, Sir Lemuel, yung pastel po ay isang uri ng bread na bilog. Bilog siya. Yes. Na nakalagay din po naman sa parang muffin tray ang pinaglulutuan niya, ang pinaka trays niya, muffin tray, para maging round yung ibabaw. Na kung saan, may feeling naman po siyang ube halaya at saka yung dulce de leche rin, ang laman noon. Ayun. Ayun. Dalawang klase Okay, ng so yung, flavor. Okay, so pastel may dulce de leche rin pala. Pero yung texture niya, mas Meron matigas din ng po. kaunti ba yan doon sa piano, no? Ang kasi po Yung... ang piano no is isang uri ng cake at ang pastel ay isang uri ng bread. Okay, so ibang-iba texture, Ayun. no? Tingnan po Ibang natin, texture po sir, talaga. dito. Dito naman tayo sa muffins. Kasi kanina, piano, Apo. no? Tapos muffins, medyo malambot din yan. Depende sa klase ng muffins. Ano ba ang Apo, pambatong apo. muffins po ninyo? Ang muffins po ay mas heavy po siya naman sa cake, sa cheese cupcake. Ang muffins ay mas heavier sa ano kasi ang spongy po yung cheesecake, yung cheese muffin as mas mabigat siya. Oo, kumbaga mas niya solid ano. Medyo solid Sir Medyo, Lemuel, maano siya, yung cheese pero muffins, okay. Meron bang sariling ayun. natanggap yan? Ano ba? May nalagyan ng nuts ng iba yan? O ano bang pambato nyo dyan sa muffins? Ang akin po ay talagang purely cheese muffins lang siya. Ayun, Yung okay, akin yon. cheese muffins, okay. Baka may Pero ang pagka-classic, totoo ano? niya, Sir Lemuel, ang totoo niya, yun talagang kauna na ako naging product, yung cheese Ah, muffins. okay. Yan ang Oo, nagtaguyod, yun ano? talaga. Doon ang nag-umpisa. Oo, doon nagsimula yung aking, yung kauna-unahan kong natutunan napasarap ko yung cheese muffins na yon. Ayun. Okay po. So, alam ko, hindi lang yan eh. Mukhang may iba pa eh. Ano pa ba yung klase ng bread na ino-offer ninyo or product po ninyo? Mayroon din po kami mga ginagawa mga na mga cinnamon roll at Cinnamon, meron masarap flavor din din po yan. Ako, manamis na miss yan. yung cinnamon roll naman na yon, Sir Lemuel, meron naman siyang may flavor din yon. Nag-blend ang cinnamon at ang strawberry. Ayun. Yun. Maganda rin Okay. po. Maganda rin po ang blending noon. Maganda rin yun. Ayun. Mas So may sarap din strawberry yun. din. Opo. Cinnamon. Yung mga classic cinnamon sa mga competition. Matamis talaga yun eh, no? So paano bang, ano masasabi niyong karakter ng cinnamon ninyo para masabing ito ay iba sa iba? Yung pagkakagawa ng bread at saka yung combination ng cinnamon at saka ang strawberry, yun, Sir Limwell, yung isang pagkagat na yun, medyo may kunat ng konti yung bread. Yes, kaya kung ipapartner nyo siya sa mga anumang drinks, coffee or hot drinks, cold drinks, pwede tama, siyang, no? Pwede siyang i-match anumang uri ng inumin na, Ayos, nakakatakam yan, ah. Ano pa po, aside from cinnamon, bread, meron pa yatang iba, Meron din nga kami, yun nga po ang sinasabi ko nga, yung aming pianono. May tart din yata kayo, marami, char. Marami, marami po kami nagagawa pa mga pastries. Okay. Opo, may mga Ayan. Tarts. Sige Ayun. Po, no? Very quickly, paano kayo nag-adjust ngayon? Dahil may challenge pa rin tayo. Worldwide ito. Nako, ayun nga po siyang naging napakahirap na naging hinarap ng mga negosyo. Hindi lang naman siguro nga po, pati na ng ibang mga negosyante sa ngayon. Mm-hmm. Talagang halos sumagad din ang aming hirap na mga palahong yon dahil even yung mga pangbayad namin sa mga rentals, yung mga overhead namin para sa ilang taon na dapat kong dapat syempre. Kong masweldohan, talagang nitong panahong nag-pandemic dahil affected nga yung production namin, yung sales namin, may pagkakataon na minsan namimit namin yung overhead, may pagkakataon talagang medyo tukod pa nga or break even or minsan paluwa kaya lang challenge talaga no
Oh, Sir Lemuel, talagang ganoon ang Yes, oh. nangyari sa Pero amin. ito, that was last year, no? Mas mahirap talaga last year. May mga natutunan ba? Ano po bang baon nyo na natutunan para sa 2021? Oo, oh, ang talagang pinaniwala ko, Sir Lemuel, yung aking produkto. Talagang nandun ang aking paniniwala na siya ay isang produkto na may kalidad, isang produkto na may sarap, na dapat naman talaga na yun ang katangian ng isang nagpo-produce ng pagkain o ng kahit Tama, anong tama. bagay. Yes, dahil aside from ano, talagang siyempre, kailangan paniwalaan sure, mo. nalangin Oo. kayo, Sir Lito, tapos ginandahan nyo pa. So, hindi nyo kinompromise yung quality ng mga produkto Oh, nyo. hindi po. Oo, opo. Ganun po talaga, Sir Lemuel. Okay, Oo. paano kayo nag-adjust dun sa, siyempre, para dumami order? Nagpa-deliver ba kayo? Bumili kayo motorsiklo? Nako, Sir Lemuel, meron siyang pangyayari sa amin na hindi namin inasahan, na kung talagang wawariin namin bilang magnegosyo. Kami parang naniwala rin sa isang miracle. Ah, okay. Ano po nangyari? Kung mamarapatan nyo, may kwento ko lang ng Sige po, very kasi quickly ah. Less than 1 minute, kaya meron natin po, habol yan. Meron po kasi isang customer na ako na isang sikat palang vlogger siya. Oo, ay ngayon natikman niya yung product ko, na-vlog niya yung product ko. So, doon nag-start Sir Limwell yung ano, yung nakilala kayo? Pagtangkil. Oh, nakilala yung aming product dahil minyo din yung viewers niya. Maraming Ayo. followers siya, yung vlogger na So, yun. praise God, kaya ano? talagang Tinulungan kayo ng yun Panginoon. ang Ito yan, pinagkalugang nakakalagit na ng pandemic yan. Oo, Sir Lemuel, Yes, talagang ang praise God. panalangin namin, taos pusong panalangin na sana ay makasurvive kami. And then ito, at binigyan kami ng Panginoon ng isang tao na siyang naging dahilan para iraos namin yung ano, yung aming mga kakulangan pa. Oo, okay. Ganoon. Sir Lito, no, bago niyo ibigay yung contact details nyo, kasi talagang medyo mabilisan lang talaga ito, itong patok, eh, no? Ina-highlight natin, mga pambatong negosyo. Ano po ang, kung may iiwan kayo isang payo sa mga gusto magnegosyo, kahit na may pandemic pa rin o may challenge pa rin, ano po ito? Oh, yun nga po, tulad na sabi ko kanina, maging maniwala sa iyong produktong pinoproduce, in particular nga kung pagkain ng iyong ginagawa, paniwalaan mo, i-maintain mo ang kalidad, yes. Yung maging consistent ka sa standard na iyong sineset sa iyong paggawa yes. ng anumang pagkain, manatiling ang faith natin, lalo na sa may likha sa atin, laging manatili na yung panghawakan natin, at tutuloy ang buhay. Pag-asa lalo pat consistent okay ating ano, consistent nga yung ating iyan paggawa po, ng Sir Lito, no, ang produkto. Yung contact details dahan-dahan lang para mailista, no, ng listeners and viewers natin. Samuelitos Baked Goods 0906 2314777. Yo, isang ulit na lang po. Samuelitos Baked Goods 0906 2314777. Ayun. Okay, maraming salamat. Ano, meron ba kayong website o Facebook page? Meron po kami yung Facebook page namin, at Instagram namin, yun nga po yung Samuelitos Baked Goods. Pwede po nila visit yun sa kanila. Okay. Ako, maraming salamat, ano, Sir Lito, at bago niya ibabangin yung phone, ano, Sir Lito sa Maniego, ay pasalamatan lang muna natin lahat ng mga nagpipray sa ministry ito, no, FEBC, dahil tayo donor base sa ministry. So, si Lord ang tumutulong sa atin. Salamat din sa mga tumulong sa atin sa Bukar Transmitter Site, lahat ng mga PA natin, mga ProdTech, mga kasama sa RTV, at mga engineer natin. Of course, sa iyo, Sir Lito sa Maniego, salamat po at God bless sa inyo. Nako. Ay, God bless po sa inyo, Sir. Yes. Salamat po. Salamat po. Ako po si Lemuel Rainier, kaagapay sa Patok dito sa FEBC Radio TV. Patok! Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok!